Hello, ayun. Nagkaroon din ng sound. Teka. Okay, so nandito tayo sa Flight Simulator 2020. Pasko ngayon. Christmas Eve, hindi Pasko. Pero ganoon na rin yun. So, quick flight lang. Tagal na akong walang content. Tagal na akong walang oras para mag-stream. Masyadong masaya sa bahay. So, nangyayari is yung mga hobbies. Sa ibang oras naman yun. Okay, so, ano ba gagawin natin yun? So, tagal na tayo hindi naglalaro ng Flight Simulator 2020. Kuha na tayo ng ano, mga discovery flights. So, sa loob ng ano, nung game mismo, merong activities, discovery flights, tapos pwede kayo mamili ng mga flights sa iba-ibang lugar. So, gusto niyo Mount Everest, Giza, Rio de Janeiro, New York, yan. Pwede natin puntahan itong mga to. And tignan lang natin kung ano yung itsura ng mga to sa loob ng game. No? So, Barcelona, Berlin, Copenhagen, Darwin, Melbourne, Sydney, Perth. Tapos may iba na kailangan pa i-download. Mecca, Monument Valley, Singapore. Well, galing ako sa Singapore dati. So, wag na yun. Ano ba interesting? Kanina interesado ako doon sa ano, Egypt eh. So, di ko alam kung ano yung gagawin ko ngayon. Egypt, Mount Everest, New York via helicopter, Bora Bora, French Polynesia. Wala tayong masyadong information tungkol doon sa mga lugar dito. Dahil pala nag-research muna ako. So, I think yung pinakamagandang i-Yosemite, dati nagpunta tayo dito dahil dun sa ano yun yung VFR ng mga flights na. Dun na tayo sa Giza para makita natin yung pyramids. And again, yung aeroplano ang gamit is yung Textron Aviation Cessna 152. Hindi ako ganun ka-familiar dun sa aeroplano, so baka magkamali-mali tayo. Parang ilang beses ko lang siya nagamit, mainly nung ano nung sa tutorials. And tingnan lang natin kung ano mangyayari. Ah, so lumilipad na siya. I think mas ma-appreciate ko kung parang mas ma-appreciate ko yata ito kung nag-start somewhere sa isang airport instead of yung ganito. Kasi since nandito na tayo, pwede natin i-pause yung game and then tingnan yung ano, yung lugar. So medyo Paskong-pasko yun, pero disappointed ako ng konti dito. And nag-start off sila sa isa pang ginawa nila na medyo hindi ko gusto. Nag-start off sila sa third person. When para sa akin, dapat nag-start sila sa airport. So, wala tayo sa loob ng aeroplano. So, yan yung Pyramids of Giza sa loob ng sim. Feeling kayo nice din nila yun, yung time para bandang afternoon yung flight. And mas maganda tingnan yung pyramid sa ganitong oras. Yung Sphinx. And yung tatlong malaking pyramid. Kasama yung maliliit na pyramid na nakapaikot sa kanya. And yan, Giza helipad. So, saan pala nag-helicopter na lang tayo. So, yun yung Great Sphinx. Meron pa mga ibang mga ano doon, meron pa ibang mga
ano tawag din? Points of interest, POI, ng flight simulator. Pag nakakita kayo ng mga, parang mga pinaganan, yun yung points of interest. So, okay naman siya, although I mas na-appreciate ko siguro siya kung ginawa nila in a way na magte-take off kayo from an airport instead of yung ganito. Tingnan natin ito ibang mga pyramid dito para hindi naman masayang yung oras natin. Kasi kung nagdala tayo, maganda na is may sense of discovery ka talaga. I mean, pinangalan nila dun sa feature is discovery, pero wala ka sense of discovery dahil nando ka na kagad diretso sa pyramids. Okay, so ay sila natin yung ating trim para hindi tayo masyadong bumaba sa 1,000 feet. Tignan natin kung ano itong mga pyramids na nandito. So nakita na natin yung Great Pyramid, nakita natin yung Sphinx. May mga ibang pang mga ano dito, mga interesting na mga locations. So punta natin yung iba. At kanina sinusubukan ko sa Twitch. Gusto kong explore din yung mag-stream sa Twitch. Pero hindi siya masyadong successful. Mabusin ako ng English kapag sa Twitch dahil mas catered yung ano yun, for global na audience. Ang gamit ko pa rin is yung used na nabili ko na joystick, which is yung Cyber na Cyber 5 Fly ng Mad Cats. Ito na actually yung favorite ko na joystick at this point. I mean, wala na siyang drivers and wala nang app. Pero somehow, mas gusto ko siyang gamitin kasi doon sa Thrustmaster ng mga joystick. Kasi ang laki masyado ng Thrustmaster na potas. Ito, dual, ano siya, dual throttle kagad. And maliit lang yung footprint na kailangan sa desk. So, nandun ako sa point na parang para sa akin, yung na get over ko na yung immersion thing. Hindi na ako masyadong ganun ka-concerned about this sa immersion sa loob ng game. Pyramid of Djoser. So, yun pala yan. Ay, meron pa dalawang pyramid doon. Baba tayo sa around 500 feet lang. Dagdagan natin yung ano natin, altitude natin ng konti. Sa Pyramid of Djoser. So, nakita na natin yung Great Pyramid. Nakita natin yung Sphinx. And ito ngayon yung Pyramid of Djoser. Dito sa Egypt. So, tingnan natin kung ano itong dalawa ito sa malayo-layo.
Red Pyramid pala tong isa. Yung isang yan, ano kaya yan? Minsan nagwa-wonder pa rin ako kung gaano ka wondrous kaya tingnan talaga to in real life. Kasi minsan titingin ako ng reviews, sasabihin naman na underwhelmed sila, pero I think bent pyramid pala to. Okay, so kaya siguro siya bent pyramid dahil ganun yung korte niya. So, balik tayo dun sa kabilang side. Dahil meron pa akong iba nakita points of interest doon. So, yung mga temples sa Cambodia, yung pyramids sa Egypt, ganun. Parang pag nakakita ako ng mga reviews ngayon is laging underwhelming para sa kanila yung mga pinupuntahan. So, meron din ako mga nakausap sa office na punta sa mga lugar na to. And parang na-underwhelm sila. Pero, nung 90s, nung 80s, na wala pa masyadong internet, wala masyadong pictures ng mga to, yun yung isa sa mga pagbata ka, yun, gusto mong puntahan nyo, sana makita mo, ganun. Pero, and pag nakarating ka na, nakita mo na, parang ang ganda na niya tingnan. Okay na. Yung wondrous siya na sight. Pero, parang, somehow, parang yung internet sinira yung experience para sa atin. Para nakikita natin kung gaano ka... gano'ng karaming tao, gano'ng ka-crowded yung area, and maraming mga review na hindi daw maganda yung lugar, hindi daw kasing underwhelming daw yung mga sites. And I think it's parang ano lang talaga, yung wala na tayong makita na maganda about things to the point na pati yung mga ganito na tinitingnan natin sa perspective na nagawa tayo ng magagandang mga building ngayon, matataas na mga building, and parang nagsusulputan lahat. Sobrang bilis. Like, isang araw, nakikita mo, kinoconstruct pa lang. After 2 years, ayun na, buo na. And nawawala sa atin yung ano eh, yung sense na itong mga to ginawa thousands of years ago na wala pa yung technology na meron tayo ngayon. So, yun yung nakamangha sa kanya, no? Hindi actually yung pagdating mo doon, ay parang mas maliit kaysa sa nakikita ko sa picture, or ay ang dumi pala, or ang dami palang tao, ang dami palang aling nakalangin, ba't may lumito na co-pilot thing? You can, okay, so ano na pala, notice lang. Parang masyado mataas yung expectations natin para doon sa mga to the point na sinisira natin yung sarili nating enjoyment ng mga tours. And nanggaling kami sa Thailand, nakita namin yung Wat Pho, nakita namin yung Wat Arun, yung reclining Buddha na statue sa Wat Pho, yung mga temples sa loob. Para sa akin, parang ang ganda pa rin tingnan eh. I mean, may mga nakikita ako na mga tourist na mga usually mga comment is madumi, magulo, masyado maraming tao, ganun. Ewan ko, parang hindi ko lang na feel yun sa mga pinuntahan ko. Laging may ano pa rin ako ng perspective pa rin ako na ang tagal na nun, buhay pa rin. I mean, compared sa pyramids of Giza, yung Wat Pho, I think is about hundreds of years old lang, hindi thousands. So, ano pa rin yun, namamangha ka pa rin kahit na recent lang siya compared dito sa pyramids of Giza. Oh, parang yun na ba yung sinet natin na, sa sarili natin na laging ma-underwhelm, laging ma-disappoint.
kahit saan ka magpunta, kahit gaano kaganda yung nakita mo, ganun. Honestly, minsan nakakainis magbasa ng reviews sa internet na meron kang gustong puntahan and then mababasa mo na mainit doon, malamok doon, mga ganun. Pero pagpunta mo, ma-enjoy mo naman. Siguro parang yung mga hindi talaga nagta-travel for yung and sini-seek out yung mga historical places, walang concept nung or walang idea ng history and nando lang for I guess yung gusto ko sabihin is ano, huwag kayong magpunta sa mga lugar na gusto niya lang ng Instagram na photo. And kapag hindi nyo nakita yung Instagrammable na photo or hindi kasing ganda ng mga photo na kinuha nyo yung kinuha ng ibang tao, bigla kayo magsasargrip and sabihin na, well, kasi ang daming tao, well, kasi ang gulo, kasi madumi, gano'n. Enjoy nyo yun, enjoy nyo yung moment. Nando kayo sa place na na-earn nyo based sa kung ano man yung pinaghirapan nyo na ipunin para marating doon. Pag-aralan nyo yung lugar. And figure out nyo kung bakit siya wonderful, bakit siya nakakamangha. No? Hindi yung bigla na lang madidisappoint ng gano'n-gano'n lang kabilis. Ay, nagpunta ako sa Malaysia, ang dami kaming napuntahan na lugar. And kahit na yung place na hindi ganun ka ka-develop and hindi ganun ka linis na tourist na destination, na-enjoy pa rin namin. Mainly dahil alam namin kung ano yung lugar, alam namin yung history doon sa lugar. Kaya nga dito naman sa Singapore, kapag meron kayong mga kaibigan na nag-visit, naiintindihan din namin na, okay, so, eto yung mga, okay, so yung pala yung, ano, yung nasa harap na, Supreme Council of Universities, yung isang point of interest dito. So, dito sa Singapore, ang daming Instagrammable na places, and ito nga yung Instagram capital of the world. Most Instagrammed country in the world din. Ginawa nila yung mga tourist na places para maging yun, maging ano siya, magandang place na kuha ng picture. And sana ganun din sa Pinas, yun. Sana magkaroon din tayo ng mga and hindi lang dahil meron kang nilagay na I love Manila, I love SG, I love KL na signboard na pwede mag-Instagram doon for the sake of people knowing na nakarating ka doon. Sana hindi yung ganun lang. Dahil dito sa Singapore, bukod dun sa mga recent na maginawa nila ng mga tourist spots na maganda tingnan, nandyan yung mga lugar na naturally nandyan na and historical like yung Fort Canning Park. Maganda pa rin puntahan, pero historical. And marami ka pa rin matututunan tungkol dun sa lugar. So, sana hindi lang yung mga ganun yung mga site na ma-develop sa Pinas. No? Sana i-take into consideration din yung natural or historical na significance ng area. I mean, ang dami natin nakikita na gumagawa ng mga yung statues na meron sa ibang bansa. Statue of Liberty, yung Merlion na statue sa mga resort, mga ganon. And I think it's, kung hindi ka makakapunta doon sa actual na lugar, it's the next best thing and nakaka-enjoy yun, enjoyable yun. Pero, ba't di nalang i-highlight yung kung ano yung meron doon sa actual na lugar mismo, ano? Instead of yung magbabaro ka ng something from or at the worst na ano na term for it would be misappropriation ng mga cultural na icon ng ibang bansa para lang i-forward yung inyong agenda na mapuntahan yung lugar niyo.
Cairo International Airport pala yung malayo-layo na yun. And tingnan natin itong isa. Itong mas malapit na to. Cairo also pin drop lang para sa Cairo mismo. So ito nasa city tayo ng Cairo ngayon sa ibaba natin. And magagabi na. Ate ko ano lang itong mga dalawa na to. Then end ko na yung flight. Again, Christmas na flight lang. Merry Christmas lang sa inyo lahat. Ano mo, medyo naging seryoso yung topic ng ano nung Shubra Al-Kaima. Hindi ako familiar ko ano yun. Pero it looks like yung pin niya is more of a location pin kesa sa point of interest na pin. So probably city siya or town sa Egypt. And yun lang, so Merry Christmas. And alam ko medyo seryoso yung naging topic ko. Na medyo naano lang ako. Namimiss ko actually ang Pinas. Yun lang yun. And sana pag bisita ko les, marami pa ako mapuntahan na lugar na yung may enjoy ko and may enjoy ng family ko. Not just because sikat siya sa Instagram or sa TikTok at the moment, pero talagang maganda siya na puntahan. Ay, nag-message kasi hindi ko mabasa, sorry. Kapla pag na tayo, wala wala. Wala nga night flying rating. Medyo, hindi ako na gano'n. Batim, 494 kilometers. So, yun lang. So, maraming activities dito sa loob ng game na maraming activities dun sa loob ng game na pwede nyo pa rin gawin. Like, casually, putan nyo, tapusin nyo lahat ng mga, ano, lahat ng mga activities dun, whether sightseeing activity or yung flight training. Marami pa siyang pwedeng gawin other than this. Alam ko most of the time nagpo-focus ako sa yung flying point to point, airport to airport, ganun. And nakakalimutan ko na marami pa nga palang pwedeng gawin doon sa loob ng game. And yun lang, again, Merry Christmas sa inyo lahat. And sana dumami uli yung, ano, yung stream ko. Nakakalimutan ko na mag-stream pa minsan-minsan. Nag-enjoy kasi ako sa bahay. Yung iba, alam na nakabibili ko lang ng PlayStation 5. Are you on VATSIM, Cap? Sinubukan ko na mag-VATSIM. Nag-aaral pa lang. May account na ako doon and nakikinig na ako sa communications observer mode muna sa RPLL na air traffic. And isang araw plano ko talaga na magseryoso na sa VATSIM. Kahit na sa ano lang, Unicom. Dati nag-Unicom ako. Tanda ko meron ako isang flight dito na naka-Unicom lang ako from Seletar Airport papuntang Malaysia yata. Or ay, hindi pala ano, W Brunei hanggang ano, Kuching Airport na gano'n ako, na Unicom lang na flight, dahil alam ko na wala masyadong traffic doon and wala akong maaabala. So sinubukan ko mag-Unicom sa ano, sa VATSIM dati. Siyan VATSIM flying since 2012. Uy, ayos. Ako naman flying since ano ba yan? Matagal na rin. Matagal na ako nag-aaral, pero ano lang, yung hindi seryoso. Naging ako seryoso nung ano, nung naging interested yung anak ko sa flight sim. So, nung ano lang yan, 2010 or 2011, nung nag-start ako maging seryoso. Pero before nun, nagpa-flight sim na ako sa
Nakalimutan ko ng version ng Microsoft Flight Simulator yung una kong ginamit. Pero matanda na ako, so ano lang yun, testament lang yun ha. Since 1990s, nag-ano na ako, nag-flight sim na ako. James na military na mga flight sims yun. Sinubukan ako na rin dati ng 90s yung, ano pa ba, pinakauna kong ano, flight sim na, hindi pa talaga flight sim actually, was yung F-15 Strike Eagle na Crystal Dynamics yata, na wala pang, di pa uso polygon nun. Panayana pa lang. At most ng polygon count nun is isa para sa isang aeroplano, which is isang triangle lang na ano, walang texture. So, yun yung doon ako nagsimula noong 1980s pa. Naalala ko pa, binili ng dad ko yung ano, yung floppy disk ng F-15 Strike Eagle sa Green Hills. Okay, so yun lang. Nagumagabi na dito sa Egypt. And kailangan ko na rin end yung stream dahil magla-lunch na. So kakain na kami yung lunch. So Merry Christmas uli sa inyong lahat. Kita-kita uli tayo siguro sa January na. Baka mag-New Year naman ako. Wings Over Europe. Una muna nilaro Wings Over Europe. Hindi ko nalaro yun. Pero mataas nga yun. Mataas yung recommendation. Pa, tsaka yung ano yun. Stormovic. Yan yung mga nababasa ko na. Gusto kong i-try at some point. Pero DCS, nagdi-DCS ako, pero hindi multiplayer. Feeling ko hindi ko kaya mag-multiplayer sa DCS. Baka wala pa, ka-take off ko pa lang, baka mapabagsak na ako ng ano. Green Hills mo rin na-discover yung FSX. Okay. So, yun lang na. And Merry Christmas sa inyo lahat. Kita-kita tayo sa January siguro.